Hello once again mga ka-testing, welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka palang napapapasyal, ay huwag mo kalimutang mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Siyempre, pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa susunod kong mga vlog. So yan mga ka-testing, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-delete ng ating mga spam comments sa ating mga video. So make sure lang na meron kayong YT Studio kasi dun siya natin pupuntahan. So kung kayo interesado mga ka-testing, tara, samahan nyo ako, testing natin. So ito na ngayon mga ka-testing, ang una natin pupuntahan na yung ating YouTube Studio. Siguraduhin lang natin na mayroon tayong YouTube Studio na na-install. Then hintayin natin siyang mag-open. Then makikita natin yung dashboard sa taas. Click natin yung tatlong line. Yan, makikita natin yung dashboards, videos, playlist, comments at saka yung analytics. So ang pipindutin natin dyan ay ang comments. So ayan ang mga ka-testing, yan yung mga comments natin. Yung pinaka most recent na andyan. And then sunod-sunod yan. Ayan. Sunod-sunod dyan yung mga comments dun sa mga videos natin. So dahil ang pupuntahan natin ay yung spam. So ang pipindutin natin dito ay itong arrow down. Makikita ninyo rito sa taas na may arrow down. Click natin yan. Yan. And then makikita natin publish, held for review. Saka yung likely spam. So ang pipindutin natin ay ang likely spam. Yun. Ngayon makikita nyo mga ka-testing, yan yung mga message na napunta sa spam. So ang pwede ninyong gawin dyan is kung ang message, ang comment naman ay medyo related dun sa inyong video, so pwede ninyo siyang i-check or i-approve. Yung check dyan meaning approve, and then yung parang timba, yan yung i-ano nyo, i-delete. So, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung kung paano mag-delete itong style trash bin na ito. Yan ang i-click natin. Yun, kita nyo, remove comment. Remove Fabulous Labit TV's comment. So, i-remove natin. Just click yung remove. Yan. So, mawawala na yan. And then, itong isa, para makita nyo naman, kiklik natin yung check. Tingin yung mangyayari kapag inano natin yung check. Kalagay doon is cancel or approve. Itatanungin kayo, approve this comment, cancel or approve. So, i-cancel ko muna. Then, papakita ko naman dito sa trash bin. Napipindot natin na itong trash bin. Kagaya ng sinabi ko kanina. Ang nakalagay doon ay remove. Blank, blank, blank comment. O, so, kung gusto nyo i-remove or kung gusto nyo i-cancel. So, back muna ulit tayo. Then, papakita ko sa inyo itong flag. Ang nakalagay dito, report spam. So, ang nakalagay, report this comment as spam and remove it. So, nandyan, cancel or report. So, nasa sa inyo rin yan. And then, back muna ulit tayo. And ipapakita ko sa ito isang warning sign. Hide user. Hide this comment and future comments for this user. So, nasa sa inyo rin dyan kung anong inyong gagawin. Kung ika-cancel nyo or i-hide user nyo na lang. So, back muna ulit tayo. Back tayo. And then, ang gagawin ko rito is i-delete ko siya. Yan. Ganyan lang ang pag-delete mga ka-testing. I-click ninyo itong ulitin ko sa inyo. I-click ninyo itong trash bin. Yan. At dyan lalabas yung remove comment. Remove. So, yan ang mga ka-testing. Ganun lang kasimple yung pag-remove at pagtingin ng spam na message sa mga YouTube channel ninyo sa YouTube Studio. So, balik ulit tayo dito sa 3 lines.
balik tayo sa dashboard. Kung gusto ninyo, naandyan yung ating mga video, yung sunod-sunod na video, yan. So, ganun lang mga kasimple mga katesting, ang pagtitingin nga ng spam. So, dapat i-check nyo yan. Nasa sa inyo rin kung yung comment ba ay related doon sa video ninyo, pwede nyo siyang i-approve or i-delete. So, yun nga mga katesting, yan muna yung mga i-ano ko sa inyo, may i-share ko sa inyo. And abangan nyo pa rin yung susunod ko mga tutorials at tips para sa mga lalo't sa higit sa mga katulad kong baguhan sa YouTube, para naman kahit pa paano maiwasan natin yung mga ganitong ano, mga ganitong pangyayari sa atin. Kasi kung tutuusin, hindi na madalas ma-encounter natin na nababawasan tayo ng mga subscribers, so hindi natin alam kung saan ba talaga yung nagiging problema. Pero malamang meron din itong kinalaman sa mga itong spam na ito. So, dapat i-check natin siya palagi. So, yun na muna mga katesting. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo muli. At sa muli natin, abangan ninyo ang aking mga susunod na video. At sana may matutunan kayo. Salamat!